Okay, so hello mga ka-shitsu. So welcome back sa ating channel, yung Equival TV. Yan. So nangako ako sa inyo nakaraan na ang next topic natin tungkol naman sa blue. Meron tayong video na nagawa tungkol sa blue pero karagdagan na lang ito. At sakto, meron kasi akong mga nakakausap din dun sa page natin. Yung page pala natin ito dun sa mga gustong mag-inquire, magtanong, message nyo lang ako, search nyo lang yung Sapporo PH sa page. Yan yung page namin. So, ako yung makakausap nyo dyan. So, ayun, yung mga nakakausap ko doon sa page ay tungkol sa blue. Sabi ko, sige, gawa na nga tayo ng video tungkol sa mga blue. Marami sila tinatanong. Tsaka hindi, itong pag-uusapan natin, hindi ito natalakay doon sa nakarang video natin. Okay, may tanong ako. Kung kayo tatanong yung mga kashitsu, ano yung mas rare? Si lavender o si blue? Baka yung ilan, ang sagot ay lavender. At yung ilan naman, baka yung sagot ay blue. Ang totoo, pareho silang rare. Pero ang pinaka-rare pa rin sa kanila ay blue. Ngayon, baka sabihin, eh mas mahal yung lavender. Ngayon, papaliwanag ko. Kaya lang naman naging mahal yung lavender kasi bago siya sa paningin ng mga tao. Nung lumabas yung lavender, ang gandang-ganda yung mga tao at bago sa paningin nila. Kaya syempre, mas mahal yung value. Pero ang hindi nila alam, eh, galing naman talaga sa blue ang lavender. Doon galing yon. Eh, yung blue, alam nyo ba kung saan galing mga kashitsu? Ah, sige nga, may naisip kayo kung saan galing ang blue. Yung sagot dyan, walang pinanggalingan ng blue. Tinanong ko na rin yung mga matatagal na breeder, walang malinaw na sagot kung saan talaga nanggaling ang blue. Kaya mas rare siya kumpara doon sa lavender. Yung lavender, alam natin na ang pinagmulan niya blue, 'di ba? Na merong lumabas na version ng liver na parang kupas or parang mas light yung kulay, parang version ng blue pero liver pa, kaya nagkaroon ng kaya tinatawag nila ay lavender, ganun. Kumbaga sa ibang breed ang tawag nila dito lilac. Lilac or Isabella, yan ang gilalang kulay. So ngayon, yung blue, nung unang lumabas ang blue, nagandahan yung mga sinaunang breeder. At meron din lumabas na ibang blue. Ang ginawa nila, ipinagpares nila yung blue sa blue para nga makip nila yung ganitong klase ng Shih Tzu. Raw kulay ng Shih Tzu. Ngayon, nung nag-anak itong parehong blue, hindi blue ang nilabas, black ang nilabas nila. At naglabas ng ibang kulay, dual color, or iba pang kulay. So, bigo sila. Kaya, kung meron ditong nakikinig sa ating breeder, at isa sila sa mga ayaw mag-breed ng blue sa blue, may katwiran sila. Kasi ang blue, dominant na kulay yon. So kapag pinagsama mo, minsan nagiging black lang talaga ang nilalabas. So ang tawag ng ilan doon sa ganong klase ng blue ay straight blue. Pag sinabing straight blue, wala siyang lahing liver. Yung mga ninuno niya, mga black nose. Kahit anong kulay pa yan, yung mga ninuno niya, black, mahogany ko, at iba pang kulay. Basta straight blue siya, ibig sabihin walang lahing liver. Ngayon, meron naman tinatawag na blue liver line. Yan, blue liver line. So, nung nagkaroon ng blue liver line, dyan na naglabasan yung mga iba't ibang version ng kulay ng liver. Yan. So, nag-iimbento na sila. Pero nung pinangga nila ang blue liver line sa blue, minsan black pa rin ang nilalabas at ibang kulay.
hindi rin naglalabas ng liver. So, bigo pa rin sila magpalabas ng blue. Kaya, rare pa rin ang blue kumpara doon sa lavender. Mamaya, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano mas naging rare si blue kumpara kay lavender. Si lavender kasi, nung lumabas si lavender, madali na lang mag-produce ang lavender basta hawak mo yung tamang materyales. Diba? Kung lavender at saka lavender ang i-breed mo, lavender din ang ilalabas. Pero sa blue, hindi. Iba yung kaso niya. Ngayon, yung isang klase ng blue na pinapakilala ko sa mga kashitsu natin, ito yung blue lavender or yung blue love na tinatawag nila. So, ano ba itong si blue love? Si blue love, ibinangga kay straight blue, naglalabas sila ng blue. Si blue love, ibinangga kay blue liver line, naglalabas sila ng blue. Si blue love, ibinangga mo sa lavender, naglalabas ang lavender or blue. Nakita niyo pagkakaiba ng blue lavender, ng blue liver line, at straight blue. Nagets niyo yung pagkakaiba ng tatlong klase ng blue. Kaya yung tanong, marami sa mga merong blue, ayaw nila ipa-stud ang blue nila sa kapwa blue. Kasi, hindi pa nila alam, nakafocus lang sila doon sa aba sa blue at saka blue. Hindi naglalabas ng blue yan. Black ilalabas yan o iba pang kulay. So, lumipas na yung mga ano yung mga ilang panahon, mga taon na develop na eh. Nagkaroon na ng lavender hanggang nagkaroon na ng blue lavender. Si blue lavender, hindi na siya ganun ka dominant. Hindi na siya yung pag ibinangga mo nga si blue lavender kay liver, minsan nagiging purong liver yung anak eh. Puro tsokolate. Ganun, mas nagbe-blend na yung genes ng liver. O ibig ko sabihin, mas madaling bumagay ang genes ni blue lavender kumpara doon sa dalawang blue na nabanggit ko. Yung straight blue at saka yung blue liver line. Kasi si blue liver line, pag ibinangga mo sa liver, black pa rin ang nilalabas. Mas mababa ang tsansa na maglabas ng liver. Kaya nung lumabas na yung blue lavender, ito na yung choice ng marami. Kaya yung iba nagsasabi na yung blue lavender ko daw is mahal. Actually, mura yun eh kasi ang benebenta, ang presyo natin sa blue lavender natin na ibinebenta natin. Presyo lang din naman ng straight blue at saka presyong blue liver line eh. Pero mas maganda yung kalidad ng blue lavender natin eh. Diba? So, hindi na problema ngayon ng mga breeder para maglabas ng blue. Kung ibabangga nila sa kapablo, hindi na problema yun eh. Tutuusin, mas madali na magpalabas ng blue dahil andito na yung mga blue lavender. So, yung sagot, kaya mas rare ang blue. Kasi mas mahirap itong palabasin kumpara doon sa Isabella or lavender. So, ang ginagawa ng ibang kasi ngayon para makapagpalabas ng blue sa takot nila na sumabla yung pag-breed nila. Alam mo, yung aso nila ay blue, hahanap sila ng carrier. Carrier ng blue din. Halimbawa, yung aso ninyo na tricolor, carrier ng blue. So, yung straight blue, ibabangga nila sa carrier ng blue para makapagpalabas ng blue. Yun nga lang, that carrier siya, minsan, black pa rin ang nilalabas, hindi kaya ibang kulay. Pero may chance. May chance. Yun nga lang problema, kapag ibinangga mo ang straight blue sa liver, black talagang nilalabas. Black talaga yung nilalabas niya. Kasi ang blue parang
faded version ng black yan eh. So, ayun. Kung pipili kayo ng sa dalawa para gawin yung breeder, nare-recommend ako sa inyo, kunin nyo yung blue lavender. Lalo na kung nag-i-invest kayo ng shih tzu ngayon at gagawin yung business or libangan pero may pinagkakitaan, doon ang kunin nyo yung blue lavender na kasi kumbaga sa panahon ngayon, ito na yung pinaka magandang kalidad ng shih tzu eh. Tutusin, dapat nga itong blue lavender shih tzu na ito, hindi dapat umababa ito ng 50 mil eh. Dati ang presyo nito, umabot ito ng 80,000 pataas eh. Pinakamura nito dati 50,000. Sa ngayon, dahil nagmamayagpag yung ganitong kulay, hindi sila bumababa ng 50,000 ang bentahan. Kung meron kayong makikitang blue, posible baka blue liver line o di kaya baka straight blue ang nakikita ninyo online. So kung straight blue may ang bibilihin ninyo, baka mahirapan kayo. Kaya tingnan nyo rin, kaya ganun kahalaga yung lineage eh. Lineage ng mga aso para makita natin yung history ng magulang kung ano yung ibabagi natin. Pero kung wala naman siyang ano, wala naman siyang history, walang papel yung aso ninyo, at least alam niyo yung background. Ayun. Kung pipiliin nyo naman mag-breed ng lavender, para makapagpalabas kayo ng blue, kailangan nyo lang ibangga sa ano, sa blue ulit. Pero kung lavender to lavender, mababa na ang chance niya para maglabas ng blue. Puro lavender na ilalabas din eh. Palight ng palight. Kaya ang pagandang kunin, kung kunin na kulay, solid blue o solid blue lavender. Kumpara sa mga, meron kasing mga blue-white na tinatawag. Blue siya, pero parang dual color siya. Blue at saka white ang kulay niya. Maganda din naman yun. Oo, pero syempre, kapag sinabing solid color, pag sinabing solid color, ang isang kulay lang nakikita mo. Halimbawa, kung black siya, black lang talaga. Wala kang makikita ng ibang kulay. Walang white. Yan. Mas tumataas ang presyo kasi kapag solid color. Kasi madali na lang magpalabas ng mga yung may mga patsi-patsi. Halimbawa, dual color, tricolor. Yan. O di kayo may mga ibang markings, madali lang magpalabas niyan. Ang pinakamahirap magpalabas yung solid color. Kaya kung gusto niyo kumuha ng blue, alin man doon siya nabanggit, yung straight blue, blue liver line o yung blue lavender, piliin niyo yung solid color para hindi kayo mamroblema kapag magbibreed kayo kasi maraming may gusto ng solid na kulay. So, dati sa choco liver, ang hinahanap ng marami, yung mas dark, mas maganda, dark choco liver, solid, yan. Solid color ang hinahanap nila. Sa white, ayaw din ng iba na white, tapos may markings na cream, o kaya may ibang kulay, or itim. Ang gusto nila, plain white, ibig sabihin solid white. Pag solid ang kulay ng aso ninyo, mas mahal, kasi rare din naman ang mga solid color. Mahirap silang palabasin. Alam nyo ba na hindi lalabas ang solid color kung walang lahing solid? Yun ang hindi alam ng iba. Kahit anong breed mo, kung walang lahing solid yan, parang sa blue, kung walang lahing ng blue, hindi talaga maglalabas eh. Kung walang lahing ng lavender, hindi talaga maglalabas ng lavender. Kaya, ayun. So ngayon, maraming mga na-breed na walang lineage. Kaya minsan nagugulat sila, uy, naglabas ang blue, naglabas ang lavender. So mapalad kayo kapag may mga ganong case. Kaya kung may naglabas na tingin nyo lavender o nagdududa kay lavender, pwede nyo isend sa akin yung picture
picture ng magulang lagi ang kailangan ko, picture ng magulang, tapos picture nung papi, para ma-identify natin. Kasi dati, hindi kinukonsider ang marami na blue or lavender yung isang shih tzu kung walang DNA. Kasi halos wala pa naman nag-breeder dito sa atin ng mga blue at saka mga lavender. Ngayon, may mga businessman na may mga pera talaga. Nag-i-import sila sa ibang bansa ng mga lavender. Hanggang sa dumami na dito yung mga sa Pilipinas, yung mga nag-breed ng mga lavender at saka ng mga blue. Kaya, madaling na matukoy yung lavender talaga. Lalo na kung talaga breeder sila ng lavender at blue. Pero kung bibili kayo sa isang breeder na hindi naman talaga nag-breed ng blue at lavender, mag-isip kayo kasi maraming lumalabas na mukha talaga siyang lavender at saka yung iba mukha talaga blue. Pero nung gamitin na nila, ginawa nilang isa o ginawa nilang inahin, negative. At nung pina-DNA nila, negative. Hindi talaga siya blue. Umukas lang pala na black ang kulay. So, ayun mga ka-shih tzu, sana may natutunan kayo doon sa kulay na blue. Kaya ang tanong, kung kayong papipiliin, anong gusto niyo sa tatlo? Yung straight blue, blue liver line, o yung blue lavender? So, kung may nagustuhan kayo, comment nyo na kung ano nagustuhan ninyo at gawin natin topic kung bakit yun ang gusto ninyo. So, ayun. Sige.